Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Mulet. Yon, tayo muli dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Banat Kabayan TV. Subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, grabe to, dilema kumpirmado, Duterte, PBBM na syakid sa hamon, dilema, Senator Bato, tinuro, speaker. At yung play natin, wala naman ito. Pag-uusapan din po natin, ito pong si Dilema ay hinamon din po ang Pangulo ng Pilipinas na ilinaw yung kanyang panawagan sa kanya, no? Kasi naguluhan po si Dilema dahil kamakailan lang daw ay pag-aaralan ang ICC pala, hindi pala Chacha, ICC, no? Umaasa na si Dilema na suportado na ni Pangulong Marcos ang ICC. Kino-question, ito na ba raw yung pag-aaral? Natapos na raw ba yung pag-aaral? Meron bang pag-aaral? Ito sabi ni Laila Dilema, with PBBM's no cooperation with ICC in any way, shape, form, pronouncement, that this mean that the study that he supposedly ordered has been conducted, concluded with such position as the outcome, pakilinaw naman po. Okay. Gustong pagpaliwanagin ni Dilema, no, itong si PBBM tungkol po dito sa kanyang sa posisyon niya na hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. Ito na naman. Magbabago kaya si PBBM? Natatandaan nyo, sabi ni PBBM, hindi tayo makikipagtulungan. Wala silang jurisdiction. Yung nung si Martin at ang House of Representatives ay nagpasa ng resolution na para papasukin ng ICC. Ito yung tinatanong ni Dilema. Sabi naman ni Pangulong Marcos, pag-aaralan natin kung papapasukin natin. Tapos ngayon, nagwala si Bato. Magpakalalaki ka, Mr. President, sabi ni Bato. Hindi na natin papapasukin ng ICC. Ito kaya, ngayong nag-inquire si Dilema, babaguhin na naman kaya ng ating presidente? Alam po ninyo, yan po ang problema pag meron tayong pinuno na pag meron tayong pinuno na paiba-iba ang pag-iisip, hindi mo maasahan ngayon, no? Nagsalita na nga na hindi niya tayo makikipagtulungan pero gusto parang ilinaw. Bakit po ililinaw? Hindi pa ba malinaw yun? Hindi talaga malinaw yan kung pabago-bago ng salita. Kada may humihirit. Eto, pag sa susunod na pronouncement, magbago man ng statement si PBBM, hindi na ako magtataka eh. Magtataka ako, confirm pa rin siya, di ba? Yun ang katakataka. Okay, punta na po tayo rito sa mga nag-uumpugang mga bato. Si Bato versus Martin. Ito po ang sinabi ni De La Rosa, ni Senator Bato. De La Rosa maintains house leadership behind Chacha Drive. Matigas po ito, no? Kasi tumutol na po eh. Sabi ni Martin, wala raw silang kinalaman eh, di ba? Wala na naman silang kinalaman. Ito po, speaking on CNN, the source. Yan, De La Rosa said, a congressman from Mindanao told him lawmakers from the lower house were following orders to gather signatures of not only 3% but at least 20% of the number of registered voters. So utos pala, no? 20% pa para talagang overwhelming. Dagdag pa ni De La Rosa, sinong mag-uutos sa kanila kundi ang leader ng house? Diba? Okay. So, ayon pa kay De La Rosa, no? House Speaker Martin Romualdez already denied claims that he ordered congressman to gather. Ano masasabi rito ni De La Rosa? Tell it to the Marines. Baka iniisip pa rin nila na sarili nila na hindi alam ng taong bayan na sila ang nasa likuran. Kaya nga tinatawag natin na hindi yan People's Initiative, kundi that's Politician's Initiative. Yan po ang sinasabi ni Bato De La Rosa. Tell it to the Marines. Alam nyo, Speaker, kaya nagkakaroon kayo ng kaguluhan ngayon ng Senado. Eh. Tignan po ninyo yung Senado ngayon, di ba? Ano sabi ng Senado? Meron sila, naglabas sila ng manifesto. 24 senators ang nakapirma. Ayaw nila ng People's Initiative. Pero magandang katwiran ng mga nagpe-People's Initiative. Boses ng taong bayan versus 24. Kaya nga, ito kasi ang problema ng mga senador, no? Senator Bato.
more or less, alam na natin yan lahat na mga meron pong kinalaman yung mga congressman dyan. Bakit? December pa lang, sinabi ni Speaker Martin mismo, no? Isusulong nila yung tsatsa pagdating ng Enero. Tapos December din, sinabi mismo ni ng kanyang Deputy Speaker, si Dong. Lagi ko nakakalimutan yung apelido ni Dong. Yun na nga, yung taga Pampanga, si Congressman Dong. Deputy Speaker, Senior Deputy Speaker, no? Na pinag-aaralan nila na hindi na kasama yung itong People's Initiative. Tapos nagkaroon ng People's Initiative. Ang bilis. O paano kaming maniniwala, no, Speaker, na wala kayong kinalaman? Tignan niyo ang pronouncement ng yung ito kasi mga congressman to. Paano kami maniniwala na wala kayong kinalaman? Tignan niyo po yung nag-announce. Ayan, Albay Representative Joey Salceda says, the People's Initiative has already achieved the signature 12%. Si Congressman Joey Salceda ng Albay ang nagsasabi na meron silang 12%. Meron ng 12% yung na-attain na nila at yung 3% sa lahat ng distrito. Maski sa Davao. Ang nag-a-announce, panay mga congressman, wala kami nakikita na pinuno na nag-People's Initiative niyan. Ni walang lumalantad na kami yung mga leader ng nag-initiate nito. Panay mga congressman yung nagsasalita. O yung mga vlogger ninyo, si Mike Abe, kinumpirma na merong ganun. 100 pesos daw eh, baka pamasahe. O si Jam Magno, yung natanggap niyong ayuda. Kanino ba mga vlogger yung mga... Sino ba mga pinagtatanggol niya? Kaya hindi niyo maitatanggi na mag-isip yung mga tao, ha? Mag-isip yung mga tao na talagang congressman yung may pakanan itong People's Initiative na to. Di po ba? Yan yun eh. Yan yung nakikita namin. Paano yung mga congressman yung nagsasalita? Congressman din yung nagbulgar. Si Congressman Ed Selagman na mga congressman yung namumuno dyan. True. Mayors at iba pang official. Kaya panay government official eh. Tsaka ang bilis po kung wala pong kasama yung mga hindi nakalatag sa Pilipinas. Anong people's organization yung ganyang kabilis magtrabaho ng latag ng papirma? Balikan natin yung Senate. Alam po ninyo, kayong mga senador, kita nyo, ang kumakantsaw sa kanila, 24 senators versus the voice of the people, sabi ni Salceda. Sino ang dapat sundin? Nakalagay po sa Constitution kasi yung People's Initiative. Ako po, hindi po ako sang-ayon dyan. Pero ang dapat ginagawa nyo sa Senado, no? Instead na kung ano-anong mga investigasyon yung ginagawa nyo, dapat nag-imbestiga kayo dyan. Napatotohanan nyo na yung People's Initiative ay hindi talaga People's Initiative. Kasi yun yung laman ng manifesto nyo. Anong patunay nyo na hindi People's Initiative? Pag dineklare yan ng COMELEC na mga tao to, at itong mga taong nakapirma ay botante, anong patunay nyo na hindi People's Initiative yun? Hindi ba dapat yan yung mga binibigyan nyo na investigasyon, yung mga nagkabayaran ko no? Ayun na yun, nasa tape na, napanood na natin eh. Gusto nyo kasi iba yung gusto nyong sa Senado, iba yung mga gusto nyong imbestigahan eh. Gusto nyo yung mga kaaway ninyo, yun yung iniimbestigahan nyo sa Senado. Katulad nyan, ayaw nyo ng People's Initiative. Di dapat inimbestigahan nyo yung mga nagkabayaran di umano. Willing naman yata tumistigo yung mga mayor, sabi nito ni Ed Selagman. O di pwede nyo imbitahin yun. Na sila ay nitusan na magpapirma. Nawaisan yung leader niyo. Akala ng leader ninyo si Subiri. Akala ni Subiri susunod sa kanya. Sa proposal niya yung si Martin. Umuo naman, sumusunod naman sa iyo pero hindi nila pinatigil yung People's Initiative. Ngayon pag dineklara ng COMELEC yan na naabot nila yung People's Initiative, paano niyo pipigilan yan? Sana unahan nyo, mag-imbestiga kayo, pakita nyo na mali yung ginawa nilang People's Initiative para makatulong din kayo sa mamamayan.
At yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol mga pahayag at balita dyan na kung saan ito nga patungkol nga sa People's Initiative nga mga kabalita natin na kung saan ito nga ang sinasaan ni Badong Aratilis na dapat nga mag-imbestiga. Dapat umano, dapat talaga muna nga mag-imbestiga daw umano na sinasaad nga ni Badong Aratilis tungkol nga rito sa People Initiative na to mga kabalita natin. At yan nga ilang nga nagiging tugon at pahayag dyan no ni Badong Aratilis. At kayo na lang bahala mag-komento sa ibaba na nais nyo i-komento patungkol dyan. At yun muli syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Panat Kabayan TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.